Nakakaosa, nakakalungkot mang sabihin sa inyo na yung mga bagay na nakasanayan natin, na lagi nating kasama, meron ding hangganan. Dahil yung motor natin na si Rodoka, makakaosa, ay kailangan na nating magpaalam. Iiwan na natin si Rodoka. Pwede na! Dahil maulan dito mga kakosa sa Pampanga, sinabihan kami ng boss namin na iwanan ko muna yung motor natin na si Rodoka at lumuwas muna kami ng Commonwealth. Hindi ko siya ibinenta mga kakosa, iniwan ko lang siya at kailangan namin magtrabaho sa Commonwealth dahil nga sa maulan nga dito. Babalik na lang kami dito sa Pampanga kapag maganda na yung panahon dahil hindi rin kami makapagtrabaho dito. Bago naman natin siya iwan mga kakosa, kailangan safe naman siya. Sinaklubang ko ng sako yung upuan ni Rodoka para marami kasing pusa dito baka kalmutin yung yung upuan. At kaya naman iniwan ko dito sa may bodega kasi dito ay may bubong. At kahit na wala tayo, nasa Commonwealth tayo, hindi naman siya mababasa. Ito nga mga kakosa, at paalis na nga kami dito sa bahay ng boss ko. At ang makakasama ko pagluwas ng Commonwealth ay walang iba kundi ang legendary. Ang legendary na si Boss Dario. Kami dalawa ang luluwas papuntang Commonwealth. Magko-commute lang kami mga kakosa. Hindi na nga ako sanay mag-commute eh. Kasi yung pag nagko-commute ako mga kakosa, naiinip ako. Ngayon mga kakosa, nasa jeep na ako. First time ko mga kakosa, mag-vlog dito sa jeep. Buti na lang mga kakosa, a few moments later. Nandito na nga kami sa Robinson, Pampanga. Ayan. Diyan sa likod ng Robinson, Pampanga, mga kakosa, na andyan ang terminal papunta ng Manila. Pasensya na kayo, mga kakosa, kung medyo malikod dahil ang gamit kong pagbablog ngayon ay cellphone. Dahil yung ating GoPro, parang nagmo-moist yung loob, nagbe-blurred yung recording. Makita nyo naman dun sa last na upload ko mga kakosa. Kaya ito, nagtsaga muna ako na cellphone yung gamitin para naman kahit papano meron tayong may upload. Ito yung mga bus na naandito. Lahat ba yan pa Manila? O yan, kubang. Ay no, makasalap po. Ay, makasalap. Makasalap. Ay no, makasalap po. Okay. Ngayon mga kakosa, ito at paalis na nga yung basta sinasakyan namin. Ngayon yung Robinson, paalis na kami. Akala ko kasi pupunuhin pa yung bus eh. Hindi na pala pupunuhin. Kaya medyo maluwag yung sakay namin. Hindi siya pinuno. Ito si Dario. Si Dario mga kakosa, gusto niya din maupo sa kabila. Sabi ko, pag hindi ka tumabi sa akin, hindi kita ililibre. Kaya yun, lumipat dito sa tabi ko. Gusto ko pa sana mag-vlog dito mga kakosa sa loob ng bus kasi ang problema natin may music. Sigurado yan makaka-copyright tayo mga kakosa. Dalawa kami, common question na. Dati ba magkano man dati? Dati kasi nung nagbabas pa lang ako na napunta dito parang hindi ko na matandaan pero mura pa lang yun eh. 100 yata no? 103 ganyan no? Oo, yun. Ang pamasahin noon, nagbabas pa ako pag napunta ako sa bus sa bahay ng boss ko. Nasa 105, 110. Mas mataas na yung ganun. Pero ngayon ay 132 na yung pamasahin ngayon hanggang Cubao pa yun mga kakosa. Pero ngayon hanggang Quezonab lang kami, 132 na yung pamasahin.
tulay sa inyo mga kakosa, yun yung pinakamahabang tulay dito. Yun yung nagdudugsong sa bayan ng Apalit saka bayan ng Malolos. Kaya naman nasabi ko mga kakosa na pinakamahabang tulay yun dito. Kasi kapag yung itlog ibinyahin mo dito sa tulay na yan, pagdating mo sa pinakandulo ng tulay mga kakosa, yung itlog na yon ay ebo na. Kasi siyempre mga kakosa sa Tagalog, ang tawag dun sa itlog ay itlog, di ba? Eh pagdating dun sa dulo ng tulay, eh halos Pampanga na yun. Kaya ang tawag naman ng mga kapampangan sa itlog ay ebon. Kaya kapag ibinaan mo yung itlog dyan sa tulay na yan, ebo na pagdating dun sa may dulo. Dito na kami mga kakosa sa may Bukaw exit. Kita nyo langit mga kakosa, ang dilim pa rin oh. Kahit naman ganyang madilim mga kakosa, kahit malakas ang ulan, pag nandun naman kami sa may site sa Commonwealth, eh walang problema. Kasi yun naman, finishing na lang ang ginagawa kasi doon. Ngayon mga kakosa, eto at nasa tapat na tayo ng Philippine Arena dito sa may Bukaw. Ngayon pala mga kakosa, yung mga bus na galing sa Pampanga, eh dito na nadaan sa may Mindanao Avenue. Hindi katulad kasi dati na dun sa may Balintawak. Kaya nagtataka ako kung ba't dito dumaan yung pala. Ganun na ang ruta ngayon, hindi na dun sa may Balintawak nadaan. Dito na sa may Mindanao Avenue. Ay shit, kaya pala medyo traffic, meron pala na aksidente. Oh, pulis din pala eh. Pulis din pala yung aksidente, kaya pala merong nagkaka-traffic dito. Ay, let's go. Kaya sa lahat ng mga kapatid natin, mga rider, syempre kailangan doble ingat pagdating sa kalsada. Dahil hindi natin masasabi yung mga aksidente, di ba? Kaya ingat lang lagi. Okay. Yes, snap po, guys, snap! Okay, nakunakan ang utol mo. Utol mo ba yan doon? Putol mo? Oo. Kapalit mo? Kapalit mo? Okay, ngayon mga kakosa, nandito na kami sa may Quezonab. Yung mga bus pala mga kakosa, dito na dumadaan sa may ano, Mindanao Avenue. Tapos pagdaan doon sa Mindanao Avenue, lusot na dito mga kakosa sa likod ng Trinoma. Dito na mismo sa Quezonab. Ngayon naman mga kakosa, ay kailangan naman namin sumakay ng bus papunta ng Fairview. At bababa na lang kami pagdating namin sa may Evergotesco Commonwealth. Ito, meron ng bus na padating. Tara, sakay na tayo. Puno yata, no? Yes. Ah, hindi, luwag. Tara. Sakay po, sakay. Puno na rin pala, eh, no? Tapang po. Yeah. Pasok po sa likod, pasok po sa likod. Ayun sa kabila mandar o. Halimba yung matatuan niya sir. Tulo sir. Halimba tatuan. Pumunta na tayo sir. Tulo. Nandito kami sir. Sibo. Tulo. Boss. Ito mga kakosa, nakasakay na kami sa bus. Kaywalay kami ngayon ng upuan ni Dario. Dahil sa kanina ay ang daming pasahero. Kailangan ko nang lumapit mga kakosa. Kasi malapit na kami sa Evergotesco. Ano ng Ever ha? Ever! Ever! Kala ko dito rin mismo titigil. Halos doon din pala eh, no? Kaya mas malapit mandar, doon tayo maglakad sa may St. Peter. Nandito na kami mga kakosa sa tapat ng St. Peter Parish Shrine. Kaya kailangan naming maglakad dito sa footbridge pataas. Hindi kasi natigil yung bus dun sa mismong tapat ng Evergotesco.
Kung doon na tigil yung bus, mga kakos, ha, mas malapit yung lakarin namin. Andito tayo ngayon sa ibabaw ng footbridge, mga kakos. Ha. Taas lang ng footbridge dito eh. Oh. Mataas na, tapos pagdating dito sa gitna, tataas pa ulit. Ito yung MRT na ginagawa dito, mga kakosa. At dito naman sa kabila, mga kakosa, yun yung Evergutesco. Maganda ang kalsada ngayon, mga kakosa, walang traffic. Mabigat lang ang traffic dito, mga kakosa, sa may Commonwealth. Kapag kayong Lunes, tambak talaga ang mga sasakyan dyan, hindi makaalis. Dahil sa sobrang sasakyan, talagang ipit na ipit ang traffic, mga kakosa. Pagkatawid namin, mga kakosa, dun sa footbridge, kailangan naman namin maglakad papunta dito sa may Don Antonio, sa may mismong tapat ng Evergutesco. Kasi yung daanan ng mga bus, naandun sa kabilang side. Yung site na pupuntahan namin dito sa may kabilang site. Kaya kailangan naman namin bumalik. Kung saan kami tumigil, mga kakosa, dun yung katapat ng site namin. Kaya kailangan namin umikot. Okay, mga kakosa, nandito na nga ako sa site. Pag maganda na yung panahon, mga kakosa, babalikan natin si Ruduka doon. Basta't umaaraw na, babalikan at babalikan natin yun. Hindi natin pwedeng iwan ang matagal si Ruduka doon. Okay? Kaya maraming salamat, mga kakosa, sa pagsama sa amin sa araw na to. Kaya dito ko natatapusin ang vlog na to, mga kakosa. Sa mga nagra-rides lagi dyan, no? Masyadong maulan ang panahon, lagi kayong mag-iingat, magdala kayo ng kapote. Alright? Lagi tandaan, ride safe always.